ay Rashie TV. For today's vlog po, may i-share ako sa inyong something different. Something kakaiba. Para to dun sa mga taong ayaw ng stapler. Kasi nga, minsan matalas yung stapler. Tapos, mabigat sa bag. So, ang i-share ko sa inyo ay parang stapleless siya. Pwedeng-pwede mo siyang i-keep sa bag kasi magaan lang siya. Tapos, hindi ka pa matutusok ng bala or staple wire kasi parang na, may lagayan siya. So, kahit saan ka magpunta, pwede mo siyang daladalahin. Halimbawa, may didikit kang picture sa ID, magpapalaminate ka, pwede mo siyang gamitin. So, pwede siyang alternative ng stapler, pwede rin siyang pamalit sa tape. Ito yung Tenori. Yan, ito yun. Yan. Ayan. Meron ako nito sa Shopee ko. Ito, may nabuksan na ako dito. Ito siya. Ayan. Diba? Very, very handy siya. Glue tape. Belong siya sa glue tape. Parang hassle-free. Yan. Tulad na ito, may takip. Ayan. Kaya pwedeng-pwede mo siyang daladalahin. Ayan. Mabibili siya sa Shopee. Sa Shopee ko. Ang tawag sa kanya ay Tenori. Sabi ng tita ko, kasi hindi na ako nag-Google kasi may tita naman ako na nasa Japan. So, tinanong ko yung ibig sabihin ng Tenori. At bakit siya tinawag na Tenori? Sabi niya, ang T is Tenori. T-E-N-O-R-I. Sabi niya, ang T is kamay. Ang Nori is pandikit. Parang kung sa, itutuloy mo yung salita, Tenori, parang idikit gamit yung kamay. Kaya siguro ganun ang tawag sa kanya. Ipapakita ko sa inyo kung paano siya gagamitin. Parang ganyan lang siya. Push and ticket. Kaya siguro Tenori. Okay. Thanks sa tita ko sa pagsabi kung ano ibig sabihin ng Tenori. Ito. Yan. Yung dalawang paper. Sa pagdikit pala, as many as you can. Kung gano'ng kakapal. Diba, ganyan. Then, etong Tenori, i-focus mo lang siya doon sa pagdidikitan mo. Yan. Then, dikit. Then, may isa pa. Yan. Dikit. Yan. Diba? Yan. Ganyan lang siya. Sa mga gusto pong itry ang Tenori na hassle-free, just visit my Shopee account, Irashie Shop. A-I-R-A-S-H-I-I. Yun lang po. Bye-bye. Thank you for watching. Bye-bye.